Marami sa atin ang lumaki sa mga video games ng Nintendo, mga kasangkay. Sino ba naman ang makakalimot sa mga larong gaya ng Super Mario Brothers, The Legend of Zelda, Contra, Punch-Out, Mega Man, at marami pang iba. Pero kung lumaki ka noong late 80s hanggang 90s, ay siguradong pamilyar ka rin sa isa pang nakilalang pangalan pagdating sa mga video games, ang Sega. Mas kilala na ngayon bilang isang third-party video game developer, isa ang Sega sa pinakamalaking kumpanya noon na gumagawa rin ng mga game console. Pero ano nga ba ang nangyari? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to, mga kasangkay. Aalamin natin ang kwento ng tagumpay at pagbagsak ng Sega bilang isang video game console company. Pero bago tayo magsimula ay iniimbitahan kitang mag-subscribe kung bago ka lang sa aking channel at mahilig ka sa mga ganitong content. Pakiclick na rin ang bell icon para lagi kang updated kapag nag-upload ako ng mga bago kong video. Gaya ng Nintendo ay nakilala rin ang Sega bilang isang Japanese company. Pero alam nyo ba, mga kasangkay, na sa Amerika to nagsimula at hindi sa Japan? Taong 1940 nang itatag ng mga Amerikanong negosyante sa pangunguna ni Martin Bromley ang Standard Games sa Honolulu, Hawaii. Nagsimula ang kumpanya sa paggawa ng mga coin-operated slot machine na naging libangan ng mga base militar sa Hawaii. Matapos ang gera noong 1945 ay ibinenta ng mga founder ang Standard Games at noong 1946 ay itinayo naman nila ang Service Games, kung saan nanggaling ang abbreviation na Sega. Inilipat ni Bromley ang kumpanya sa Japan noong 1952. Ito ay matapos ipagbawal ng Amerika ang mga slot machine sa mga teritoryo nito. Nagpatuloy ang kumpanya na tinawag na nilang Service Games of Japan sa paggawa ng mga coin-operated machine para sa mga US base na nasa Japan. Naging matagumpay naman to at nagawa pang mag-expand sa iba pang bansa sa Asia. At noon namang 1954, nang unang ginamit ang sisikat na abbreviation ng kumpanya na Sega sa slot machine na Diamond Star. Taong 1965, nang bilhin ng Service Games na noon ay kilala na bilang Nihon Goraku Busan, ang Rosen Enterprises na sinimula ni David Rosen na isa ring Amerikano. Pinagsama ang dalawang kumpanya at tinawag na Sega Enterprises. Si Rosen ang ginawang CEO at Managing Director ng Sega at di nagtagal ay huminto na ang kumpanya sa paggawa ng mga slot machine para sa mga military base at nag-focus na lang sa mga coin-operated amusement machine gaya ng mga arcade games. Second hand ang karamihan ng mga ini-import na arcade machine ng Sega, kaya madalas tong dumadaan sa maintenance. Dahil dito ay nagdesisyon na rin ang kumpanya na gumawa ng sarili nilang mga arcade games. Ang unang sisikat na arcade game ng Sega ay ang Submarine Simulator na Periscope. Inirelease ang laro sa buong mundo noong late 1960s. Ito ay nagtatampok ng mga makabagong light and sound effects na hindi pa nakikita ng mga panahon na yon, kaya naman agad na sumikat ang laro sa Japan. Di nagtagal ay nakarating din ang Periscope sa Europe at sa US, kung saan ito ang magpapasimula ng paghuhulog ng 25 cent kada laro sa mga arcade sa Amerika. Isa rin ang Sega sa mga kumpanyang nakinabang sa arcade video game boom noong 1970s, kung saan ay tumaas ang kita nito sa mahigit $100 million noong 1979. Noong early 80s ay nakasama rin ang kumpanya sa top 5 arcade game manufacturers sa Amerika. Maliban sa paggawa ng mga sariling laro, ay nakuha rin ng Sega ang US license ng ilang mga sikat na arcade game gaya na lang ng Frogger, na isa sa pinakasikat na laro ng mga panahon na yon. Malaki ang kinita ng Sega mula 1970s hanggang early 1980s, o yung tinatawag na Golden Age of Arcade. Pero sa kasamaang palad ay magtatapos din to nang mauso na ang mga home video game console na sasabayan pa ng video game crash noong 1980s.
Natalakay ko na ang video game crush sa video ko tungkol sa Nintendo, mga kasangkay. Pero para sa mga hindi pa nakapanood, eto yung panahon kung saan bumagsak ang industriya ng video game, lalo na sa Amerika na nagsimula noong 1983 hanggang 1985. Marami ang itinuturong dahilan sa nangyaring crash. Unang-una na rito ang pagdami ng mga home gaming console sa merkado na magdudulot ng pagbaha ng mga low-quality games gaya na lang ng larong E.T. The Extraterrestrial ng Atari. Sa Japan ay naramdaman din ng Sega ang paghina ng mga arcade, kaya nagdesisyon sila na mag-focus sa home consumer market. At dahil sa pagsikat ng mga computer, ay dinevelop ng kumpanya ang SC-3000 o Sega Computer 3000, ang kauna-unahang computer ng Sega. At nang malaman nila na nagde-develop ang Nintendo ng home video game console, ay di rin sila nagpahuli at nagde-develop ng sarili nilang console, ang SG-1000 o Sega Game 1000. Taong 1983, nang sabay na ilabas ang Family Computer o Famicom ng Nintendo at ang SG-1000 ng Sega. Bagamat maganda ang naging sales ng SG-1000 sa simula, ay napag-iwanan pa rin to ng Family Computer di katagalan. Dahil na rin to sa dami ng games na pwedeng laruin sa console ng Nintendo na niligawan ang mga third-party developer na eksklusibong gumawa lang ng content para sa kanila. Samantalang ang Sega ay mag-isa lang sa pagde-develop ng mga sarili nilang video games. Nag-develop pa ang Sega ng dalawang version ng SG-1000, ang SG-1002 at ang Sega Mark III na dinala rin nila sa Amerika, Europe at Brazil bilang Sega Master System. Bagamat makakatikim ng tagumpay sa Europe at Brazil, ay mabibigo ang Master System na makuha ang atensyon ng Japanese at North American market na dinodomina na ng Nintendo. Bagamat nabigo ang Sega sa kanilang laban sa Nintendo pagdating sa home console market, ay nakatikim naman to ng tagumpay sa muling pagsigla ng arcade game market noong mid-1980s. Salamat na rin sa mga nilabas nilang arcade game gaya ng Hang-On noong 1985 at OutRun noong 1986. Ang OutRun na isang arcade driving video game ay ang naging pinakamabentang arcade cabinet ng Sega noong 80s. Dahil dito ay isa ang Sega sa magiging pinakakilalang brand sa arcade sa pagtatapos ng 1980s. Noon namang October 29, 1988, nang ilabas ng Sega sa Japan ang kapalit ng Master System, ang Mega Drive. Bagamat hindi pa rin matatalo ng Mega Drive ang Famicom at Super Famicom sa Japan, ay iba naman ang magiging kwento nito sa North America. Inilabas sa Amerika ang Mega Drive bilang Sega Genesis noong August 14, 1989. Nauna ang Sega sa paglabas ng mas makapangyarihang 16-bit console sa Amerika laban sa karibal na Nintendo na noon ay sinasakyan pa rin ang kasikatan ng 8-bit console nila na NES o Nintendo Entertainment System, ang redesigned version ng Famicom sa US. Dahil dito ay nakaisip ang Sega ng magagandang estratehiya para maiposisyon ang Genesis bilang mas mabilis at makapangyarihang gaming system na kayang dalhin ang kalidad ng arcade games sa bahay. Dito na nga nila sisimulan ang kanilang sumikat na campaign na Genesis Does What Nintendo, na halatang halata naman na pag-atake sa karibal na Nintendo. Ginamit din ng Sega ang kapangyarihan ng mga celebrity at gumawa ng mga laro na nakabase sa mga to gaya ng Michael Jackson's Moonwalker at Joe Montana Football. Maliban dyan ay ipinosisyon din ng Sega ang Genesis bilang console para sa mga mas matatandang gamer. Kitang-kita to sa larong Mortal Kombat kung saan ay pinalitan ng Nintendo ang kulay ng dugo sa laro, samantalang hindi to binago ng Sega sa Genesis at inilagay pa rin ang mas makatotohan ng blood effect. Dahil dito ay magkakaroon ng reputasyon ang Genesis bilang isang cool na gaming console kumpara sa pambatang console ng Nintendo. Naghanap din ang Sega ng bagong mascot na maire-representa ang bilis ng Genesis at maitatapat sa sikat na mascot ng Nintendo na si Mario. At dito na nga nila magagawa ang isa sa pinaka-iconic na video game character sa kasaysayan, si Sonic the Hedgehog. At para mas lalo pang maging kaakit-akit sa merkado, ay nagdesisyon ng Sega na babaan ang presyo ng Genesis at palitan ang libreng laro na kasama nito ng Sonic the Hedgehog.
Dito na nga magbabago ang takbo ng tinatawag na console war kung saan sa unang pagkakataon ay malalamangan ng Sega ang Nintendo. Sa pagpasok ng 90s ay mas maraming na event ang Genesis kesa sa Super Nintendo. Sa katunayan noong 1992 ay hawak ng Sega ang 65% ng buong 16-bit console market. At sa loob ng apat na Christmas season ay malalamangan ng Sega ang Nintendo sa benta ng kanilang mga console. Kayo ba mga kasangkay? Naging aware ba kayo noon sa nangyaring console war sa pagitan ng Sega at Nintendo? Nagkaroon ba kayo ng Mega Drive o Sega Genesis nung kabataan nyo? Ano ang mga paborito nyong laro rito? Pakishare naman sa comment section sa baba. Maliban sa kanilang mga arcade games gaya ng Virtua Racing at Virtua Fighter, ang Genesis na ang magiging pinakamatagumpay na produkto ng Sega noong 90s. Sa kasamaang palad ay hindi na nila mauulit ang tagumpay na to sa iba pa nilang gagawin na mga gaming hardware. Noong 1990 ay sinubukan ng Sega na tapatan ang sikat na Nintendo handheld na Game Boy. Kaya inilabas nila ang Sega Game Gear na dinisenyo bilang portable version ng Master System. Bagamat nagtataglay ng colored screen kumpara sa monochrome screen ng Game Boy, ay nakilala ang Game Gear dahil sa pagiging matakaw sa battery at sa limitadong bilang lang ng mga laro na ginawa para rito. 1991 naman nang ilabas ng Sega ang Genesis add-on na Mega CD o Sega CD sa US, na kayang mag-play ng noon ay sumisikat pa lang na CD-ROM format. Bagamat may mas mataas na specs, ay mas mahal din ang presyo ng Sega CD kumpara sa Genesis. Nagkaroon din to ng di magandang reputasyon dahil sa larong Night Trap na naisama sa isang congressional hearing tungkol sa karahasan sa mga video games. Ito ang magbibigay daan para maitatag ang Entertainment Software Rating Board o ESRB na ngayon ay nag-a-assign ng mga age at content rating sa mga video games. At bagamat nakalamang ang Sega sa Nintendo sa pagpasok ng 90s, ay magbabago to noong 1995 kung saan ay unti-unting makakahabol ang Super Nintendo. Sa pagtatapos nga ng mainit na console war ng Sega at Nintendo, ay mas marami pa rin na ibentang unit ng Super Nintendo at Super Famicom na nakabenta ng mahigit 49 million units kumpara sa tinatayang 35 million units ng Sega Genesis at Mega Drive. Sa pagpasok ng 32-bit era ay sinimula ng Sega ang development ng Sega Saturn. Isang taon bago ilabas ang Saturn ay lumabas ang balita na mauunang ilabas ang Atari Jaguar na iminamarket ng Atari bilang 64-bit console. Dahil dito ay nagdesisyon ng Sega na gumawa na muna ng add-on para sa Genesis na tinawag nilang 32X. Pero dahil nga nalalapit na rin ang paglabas ng Saturn, ay hindi masyadong pinansin ang 32X na nakabenta lang ng tinatayang 600,000 na unit bago itigil ang produksyon nito noong 1996. Dahil nga sa sunod-sunod na kapalpakan ng mga inilabas na produkto ng Sega sa home console market, ay umaasa sila na maisasalba sila ng bago nilang game console na Sega Saturn. Naging usap-usapan noong mid-90s ang pagpasok ng kumpanyang Sony sa video game market. At dahil ayaw magpahuli ng Sega, ay sorpresa nilang inanunsyo sa E3 event noong 1995 na maaari nang bilhin ang Saturn sa North America. Marami ang nagulat sa surprise launch ng Saturn sa US, kasama na ang mga retailer at developer ng console. Dahil dito ay iilang unit lang ang naipadala sa mga tindahan at anim na laro lang ang naging available kasabay ng paglo-launch ng system. At ang nakakagulat pa mga kasangkay ay wala man lang na develop na launch title para sa sikat na mascot ng Sega na si Sonic. Sa presyong $400 ay marami ang napaisip kung sulit nga ba ang Saturn, gayong sa parehong event ay inanunsyo rin ng Sony na mas mura ng $100 ang kanilang PlayStation. To ask Sony Computer Entertainment President of America, Steve Reyes, to join me for a brief presentation. At dahil nga mas pinaghandaan at mas mura ang presyo, ay mas maraming naibentang PlayStation kumpara sa Saturn.
Mas lalo pang babagsak ang sales ng Saturn nang ilabas na ang Nintendo 64 noong 1996. Malaki ang nawalang pera sa Sega dahil sa Saturn. Sa katunayan nga, noong 1998 ay naranasan ng kumpanya ang kanilang unang pagkalugi simula nang masama sila sa Tokyo Stock Exchange noong 1988. Matapos i-anunsyo ang pagkalugi ay itinigil na rin ng Sega ang produksyon at suporta sa Saturn at nag-focus na sa paglalabas ng sunod nilang console na Sega Dreamcast. Inilabas ang Dreamcast noong November 27, 1998 sa Japan at September 9, 1999 sa US. Natuto na ang Sega sa pagkakamali nila sa Saturn. Kaya nang ilabas nila ang Dreamcast sa Amerika ay mayroon na tong available na 18 games kasama na ang Sonic Adventures na pinagbibidahan ng pinakasikat nilang mascot. Bagamat naging matagumpay naman ang simula ng Dreamcast ay malayo pa rin ang agwat ng Sony na noon ay mayroon ng 60% market share. Hindi rin nakatulong nang ilabas ng Sony noong 2000 ang PlayStation 2 o PS2 na magiging pinakamabentang game console lang naman sa kasaysayan. At noon ngang 2001 nang i-anunsyo ng Sega na ititigil na nila ang paggawa ng Dreamcast na umabot lang ng 9 million units ang lifetime sales. Malayong malayo to sa 159 million ng PS2 at 21.74 million ng Nintendo GameCube. Nagdesisyon din ang kumpanya na ititigil na ang paggawa ng mga hardware at magpo-focus na lang sa pagde-develop at pagbebenta ng mga software o games sa mga dating karibal na Nintendo at Sony, pati na rin sa bagong pasok lang sa industriya na Microsoft. Sa pagdaan ng mga taon ay unti-unti namang makakabawi ang Sega at kikita bilang third-party developer sa mga sikat na gaming platform kasama na ang mobile. Maliban sa mga Sonic series ay sila rin ang developer at publisher ng mga larong Yakuza series, Virtua Fighter 5, Bayonetta, Puyo Puyo, Total War series, Megami Tensei series at marami pang iba. Mahigit 20 dekada na rin nang tumigil sa paggawa ng hardware ang Sega. Pero marami pa rin ang cult follower ng mga classic console nito gaya na lang ng Dreamcast na itinuturing na isa sa pinaka-underrated na gaming console. At bagamat hindi nagtagal ang tagumpay sa console market ay nakatatak na ang pangalan ng Sega sa gaming. Ang Sega Genesis ay itinuturing na isa sa pinaka-importanteng console sa kasaysayan. At ang mainit na console war ng Sega at Nintendo noong early 90s ang magbibigay daan sa tagumpay at paglaki ng gaming industry na meron tayo ngayon. Maraming salamat sa muling pagsama hanggang sa dulo ng video natin, mga kasangkay. Ano ang masasabi nyo sa kwento ng Sega? Pakishare naman ng mga paborito nyong console at games na gawa ng Sega. Pakiclick na rin yung like button kung nagustuhan nyo yung content na to. Hanggang sa susunod na video, mga kasangkay. Thank you for watching.